Hi, ito nga pala si Engineer Alexander Montero. And today, ituturo ko sa inyo kung ano ang Thevenin's Theorem or Thevenin's Method, ng way ng solving this kind of circuit. Any circuit naman pwede din naman, okay? So ngayon, ang Thevenin's Theorem is need to determine the voltage and the Thevenin resistance doon sa circuit. It depends kung anong hinahanap. Example, ayan, naglagay na ako ng dalawang nodes na kung saan yung dalawang hahanapin natin. Ito yung points A and B. Anong gagawin natin? First step is to remove kung ano yung hinahanap. Ibig ko sabihin. For example, itong 20 ohm, itong variable resistor na to, hinahanapan siya ng value. Ano ang kanyang current kapag 20 ohms? Ano kanyang current kapag 20 ohms? Pwede rin voltage. Okay? So ngayon, isang hinahanap dito is kung ano ang direction ng current. Siya ba from A to B or B to A? So, makikita naman natin sa circuit, from this arrow itself, kung saan ang direction, understood na A to B yan. Pero anong proof natin? Hindi natin alam, mamaya bumalik yan. Okay? So, ngayon, papakita ko sa inyo, so solve natin kung tama ba yung assumption natin, from A to B nga ba siya or B to A. Okay? So, now, first step is to remove kung ano yung hinahanap. Ano yung hinahanap na yun? Yung current para dito sa variable resistor na to. So, ang gagawin mo, i-remove mo siyan. So, let us redraw the circuit dito sa baba. Okay? So, meron akong 24 ohms. Meron kang 24 ohms. Tama ba? Meron ka rin battery. Oh, ayan. Meron ka ding current source. Meron ka ding 16 ohms na resistance. Okay. Ito yung ating hinahanap. A and B. Ayan. Lagayin muna natin yung mga values. 2.4 volts, 0.2 amperes, and 16 ohms. Ayan. Redraw lang natin yung circuit galing dito. Inalis lang natin yung variable resistor. Tama ba? Ngayon, kung inalis mo siya, kailangan mong makuha yung voltage across A and B. Kunin mo yung voltahe across A and B at ang Thevenin resistance kung tawagin. Yung Thevenin resistance, yun yung representation na nakaseries siya sa isang voltage Thevenin. Dapat, ang magiging resulta natin sa huli, pag nakuha natin yung dalawang parameters na yon, meron kang ganitong drawing. Ayan. Ito yung A, ito yung B. Ayan. Ganyan dapat ang magiging resulta ng ating circuito. Pero, wala pa tayong nakukuha ng value. Ano tayong kukuha ng value? Ganito. Meron ko lang. Okay? Ngayon, meron akong 16 ohms, meron akong 0.2 ampere. Ito ba ay closed circuit? Of course, it's a closed circuit. Ano ko nasabi? Wala nang dadaan ng kuryente para dito. Tama? Ganun lang siya. Sa tuldok na to, paikot-ikot na lang siya. Ikot-ikot lang. Pero, ito rin bang 24 ohms at 2.4 volts? Meron din bang current dyan? Of course, meron. Ano ko nasabi? Diba closed circuit yan? Yes, closed circuit. Sir, may dadaan din po bang current dito? Wala. Ang kawawa lang dito ay yung wire na to. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pwedeng yung kuryente dumaan dito. Pwedeng kuryente dumiretso lang. Pwedeng umikot sa buong circuito. Okay? So ngayon, kukunin ko kung ano yung voltage Thevenin. Okay? Voltage Thevenin. Ano daw yung value nun? Patay. Hindi natin alam. Kaya ako nga ako nandito para itong sa inyo. Okay? So, sir, pwede ko ba na itong wire na to ilagay ko na lang dito? Yes! Isa lang yan. Iisang wire lang siya. Ibig sabihin, isang node. Hinabaan lang natin. So, merong current na dadaan dito. Ito lang. Dito kasi wala. Kasi wala kang closed circuit. Ito open, ito close.
So, ibig sabihin, may current ka. Kung dito ang positive, negative, doon din ang positive at negative mo. Okay? Ano yung voltage across 24 ohms? Ano yung current na dumadaloy? Meron kang, ano? Meron kang, what? 2.4 divided by 24 is what? Okay? So, kahit hindi na rin pala natin kunin kasi voltage ang natin hinahanap. Di ba? So, anong VTH para dito? Ang voltage para dito sa 24 ohms ay same. 2.4 volts pa rin. Bakit kaya? Bakit? For example, meron kang isang Christmas, not totally Christmas light. Pwede rin, sige. Resistor na lang, sige. Resistor na merong battery. Parang wala lang to. Sinuplayan mo lang yung resistor. Okay? Kung sinuplayan mo resistor, meron siyang 2.4 volts. Okay? So, 2.4 volts, meron dyan. Ngayon, meron kang current source. Doon lang magpapaikot-ikot. Ibig sabihin, may voltage ka across dito. Nandito yung positive, nandito ang negative. Okay? So, using Ohm's law, voltage is equal to current times its resistance. Pero ang totoong Ohm's law ay current is equal to voltage divided by its resistance. Okay? So, derivation lang yung V equals IR. So, anong voltage across 16 ohms? Magmumultiply lang. So, 0.2 times 16 ohms, we will have what? Doble na 16, 3.2 volts. So, ibig sabihin, doon sa resistance na to, meron kang 3.2 volts. Okay? Meron kang Thevenin voltage, kuhanan ko siya kung anong voltahe across A and B. Okay? So, pwede rin maglagay ka ng voltmeter. Pwede ka na rin maglagay ng voltmeter para makuha si voltage Thevenin. Okay? So, sabihin na natin, meron kang voltmeter na voltmeter. Ito yung red probe. Yung red probe para sa positive and black for negative. Okay? So, meron kang red probe and black probe. Okay? So, putin natin yung buong circuit. Kahit saan ka ba dumaan, yun din nalalabas? Yes. Kahit dito ka dumaan, kahit doon ka dumaan, yun pa rin ang voltage sa circuit. Okay? So, ito yung voltage, represent natin ito as VTH. Voltage Thevenin. Okay? Ano ba yung voltage Thevenin? Okay? So, voltage Thevenin, ikutin natin ng ganon, counterclockwise rotation, dumaan sa negative. So, negative, lagay ko na lang dito class ha, negative VTH. Negative VTH, dumaan dito sa positive, plus 3.2 volts, dumaan dito sa positive, 2.4 volts is equal to, bumalik ka doon sa black probe, 0 na yan. Using KVL. Kirchhoff's voltage law. So, kahit saan ka pala maglagay ng probe, yun din ang lalabas. Kahit dito ako dumaan, isa pa rin. Kahit dito ako dumaan, yun pa rin ang maririn na voltage. Okay? So, now, ano ang ating VTH? Transpose lang natin si VTH sa kabila or lagay ko na lang din dito. Mangyayari dito mag-a-add. Magiging 5.6 volts. Yan ang ating voltage Thevenin. Voltage Thevenin pa lang yan. Ngayon, kailangan natin is yung R Thevenin. Okay, may rule tayo sa R Thevenin. Pagkuha ng resistance Thevenin. Ano yung rules na yon? Please take note that kapag voltage source short circuit, kapag current source open circuit, okay? Kapag voltage source short circuit, kapag current source open circuit, magre-redraw ulit kasi tayo. Kung hindi na ako magre-redraw ulit, dito na lang ako magbubura. Okay?
So ngayon, nakuha ko na si voltage Thevenin. Ayan na siya. Buburahin ko lang si voltmeter, gagawin kong ohms. Gawin natin ohmmeter. Okay? Ayan. Gagawin kong ohms. Ayan. Ohmmeter. Papunta doon sa ating circuit. Pero may sinabi, may rule. Voltage source, short circuit. So, dapat shorted na to. So, buburahin natin yan. Diyan naman yung original circuit natin. Pwede naman natin ulit i-retro. Ayan. Mm-hmm. Short circuited na siya. Okay, short circuit. Ngayon, current source, open circuit. So, dapat itong current source ay open. Ibig sabihin, bukas ang iyong circuit. Open circuit siya. Okay? Ayan. Open circuit. Ngayon, ano napapansin nyo? Ano nangyari sa 24 ohms? Wala na. Bypass na siya. Shorted. Okay? So, ano na lang natira? 16 ohms. So, anong ohms ang nare-reading ng ating ohmmeter? Ang nare-read na lang is 16 ohms. So, 16 ohms. Okay? Na ang equivalent nito is the resistance Thevenin. Okay? RTH na siya. Ngayon, kailangan na ulit natin ma-solve yung current. Kasi nakuha na natin yung ating hinahanap. Kailangan natin yung current Thevenin. Ay, no. Sorry. Voltage Thevenin at yung resistance Thevenin. Okay? So, meron akong voltage Thevenin, ETH kung tawagin, at meron akong resistance Thevenin. Ano yung resistance Thevenin? 16 ohms, at meron kang voltage source na 5.6 volts. Okay? Ngayon, ibabalik mo ulit yung inalis mo. Ano ba inalis natin kanina? Yung load na hinahanap, yung 20 ohms at 50 ohms. Or pwede rin siyang battery, pwede rin siyang current source. Pero since resistor ito, ibabalik mo lang yan siya dito sa resistance. So, mangyayari dyan. Ayan. Ganyan lang siya. 20 ohms to 50 ohms. Okay? So, anong current sa kanya? Kapag ang binigay ko, kapag ang resistance ng aking potentiometer o yung variable resistor ay 20 ohms. Okay? So, the current when 20 ohms, current at 20 ohms is what? Voltage divided by its resistance. Okay. Pero, hindi mo pa alam kung ano ang current sa buong sirkuito. Ano ba kinukuha yon? KVL lang. KVL, yan lang ang voltage dito. Wala kang I, yung hinahanap. Resistance, mag-a-add lang siya. Okay? So, ang ating total voltage is 5.6 volts divided by its resistance in series, magpa-plus lang siya. So, 16 plus 50 ohms. Na ang current natin ay, kasya pa ba? Okay. Kasya pa. Na ang ating current, kung gagamitin ko ang aking calculator, meron akong 0.155555 amperes or simply 160 milliamperes. Or 155.555 milliamperes. Okay? So, ayan. Ganyan lang ang process ng Thevenin's current. Sa next video ko, magbibigay pa ako ng isang example para sa Thevenin's theorem. Okay? See you on my next video. Bye!